Sa mundong ito, ang pagsubok ay itinuturing na isang mystery. Lahat tayo ay humaharap ng pagsubok sa buhay. Ang mga ito ay humubog sa ating katawan. Ngunit bakit nga ba minsan, kung sino pa yung mababait, sila pa ang nagkakaroon ng problema? Nahihirapan at nadurusan. Bakit nga ba ang bigat nito ay magkakaiba? O minsan, maaari rin naman nating maitanong, Bakit nga ba may mga pagsubok pa? Napakadaya ng buhay. Ngayon, tunghayan natin ang naging kasagutan ng iba't ibang mamamayan ng Bawan, Batangas. Naniniwala ako kay God, alam mo yun at yan siya naging para sa akin. Tinutulungan niya ako sa buhay. At pagbibigat lang sa loob ako, magkita sa lahat ako at mapapakiramdam ko ng pagkakawal ng kaunti yung mga problema. Mamatay yung tatay ko. Ito mag-aaral ko. Ang ano na ako, ang ano na ako, ang ano na ako, ang ano na ako. Pero sa family ko, nung time na nagkasakit ang nanay ko sa puso, na yun siguro ang pinakamalaki. Pero dahil sa pagdarasal ko namin pamilya, kung nalampasan naman niya yung siya yung kagaling ngayon. Madami. Ang unay nung magkasakit ang aking mga magulang, pero nakasurvive siya ng lahat. Yung mga nangyayari sa pamilya namin. Pero yung challenge nung nawala yung father ko, nawala yung kapatid ko, kinuha siya ng Lord. Siguro yun yung challenge siya sa akin kasi bata pa ako nangyari na yun. So medyo nabigla ako sa mga nangyayari sa pamilya namin. Ako'y naiiwang mag-isa. Mga tao na kala ko, kaibigan ko, mga kasama ko, yung pala hindi naman. Naiiwan ako mag-isa. Hindi yun. Pero nakasakit yung father ko. Yun siguro yung ako ay ano, muntik nang hindi makagraduate ng 4th year. Sa palagay ko, kaya tayo binibigyan ng pagsubok ni Lord kasi para matest niya kung gaano kahaba yung patience natin at kung paano tayo mag-handle ng struggles in life na kung saan. Pag nasabi mong na-handle mo yung problemang to, masasabi natin na nag-grow ka, nag-grow up ka, at saka nag-mature ka. Yung mga problemang to, ano lang siya, manifestation siya na God cares about us, God cares about our growth, God cares about what we think in life. And yun yung magtuturo sa atin kung paano tayo mas magiging mabuting tao. Ang challenge dito is not the problem itself, but it's how you face these challenges and how you deal with it. Para siguro maging mas matatag tayong tao, mas maging better. Pag binibigyan ka na mas mahirap, pag nalampasan mo, mas better ka na sa dati higa. Na para matest niya yung paniniwala na lahat ng mga binibigyan na pagsubok, para test niya sa atin yun. Pero hindi mo sabihin na basta test yun eh. Yung binibigyan tayo ng lakas pa para sa mga susunod. Kaya tayo binibigyan kasi kaya natin yung pagsubok na yun. At isa pa, kaya tayo binibigyan para mas maniwala tayo sa natin. Minsan, sinasabi ko bakit dinidinig yung dasal ko. Pero, isa lang ang natutunan ko, kailangan mo lang talaga ba ng maniwala. Kasi, kami din siya. Puro isa na din kong test, sa ating pananampalataya. At tulad na lang yun ang ating mga nababasa sa media, di ba? Lahat merong pagsubok na binibigyan sa kanila sa Panginoon. Isa to sa dahilan para masukat natin at matanong. Bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng anak, pagkakasakit,
kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kasalatang pinansyal, pag-aalala at pagkatakot. Kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't ang pagmamahal ay mangangahulugan na nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at komportable? Ngunit, hindi ganyan. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak. At sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Kaya, nangangahulugan nito na pinahihintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay at ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga, para sa mananampalataya ay mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Ginagawang dalisay ng mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Kahit na nahihirapan, makikita pa rin ang ngiti sa ating mga labi. Dahil andiyan ang Diyos para tayo ay gabayan at samahan sa ating mga pagsubok.